Hi, good afternoon guys. Dito naman tayo. Nagawa ulit tayo ng tinapay. Ito naman tinapay na to. Ito yung tinatawag natin na sweet dough. Kahapon ginagawa natin is hard dough. Tapos na tayo sa soft dough. Ito naman ngayon is sweet dough. Yung iba nga pala, shoutout nga pala dun sa nag-PM po sa akin. Nagtatanong bakit daw po hindi yung mga special na tinapay ang binibigay ko sa YouTube o dinedemo ko. Ganito po yun. Mahirap po kasi pagka direkta ko ibibigay sa inyo ang nasa taas. Kasi po parang hanging po yung knowledge ninyo. Kumbaga yung idea kung anong maibibigay ko sa inyo. Kasi imagine niyo po kung kayo po ay nakahang o kaya nakarating kayo na nasa kalahati na yung pinapanood nyo. Parang bitin. Kaya inumpisahan ko po ito, parang yung ito yung nasa market eh, ng mga tinapay. Kumbaga, dito tayo sa class C, kumbaga, na pwede naman makain dun sa mga class E, yung mga high class. Kumbaga. Anyway, umpisahan na po natin kung paano natin gawin. Pinaka-basic po gagawin sa tinapay is paghalu-haluin natin yung mga dry ingredients o tapos yung wet ingredients. Dito yung dry. Anyway, nalagay ko nga pala dito yung yeast kanina. Hindi ko na po ginago kasi ilalagay din naman dito natin. Tapos yung milk powder. Tapos yung natin gagawin, yung wheat naman po. Water, sugar, salt, tapos maglalagay tayo dito ng food color. Yung iba nagtatanong bakit daw gumagamit tayo ng food color. Doon sa mga commercial na bake shop guys, kadalasan gumagamit sila ng food color. Kasi po, meron tayo, kasi tayong pinagbabasihan. Tulad ng mga ensaymada, graciosa, yung makita nyo po sa kadalasan sa bake shop, na may kulay. Yun po pinagbabasihan. Then, yung iba naman, kumukulay, kasi gumagamit sila ng maraming igyok. Yung iba, gusto na magtipid, kaya gumagamit sila ng fancy color. Ito po yung food color powder. Tapos, ang gagamitin lang po natin is dalawang whole egg. Vanilla. So, pagkatapos po natin paghaluin yung dry tsaka wet ingredients, guys. Kung napansin nyo po, nahuli po yung fat. Yung butter pa natin at saka yung oil. Papahuli po natin. Yun, guys, dahil po sa para ma-develop muna yung gluten dun sa wet ingredients natin. And guys, may ikot na po mixer natin, hindi pa po natin nilagay yung fat po natin. So, hintayin siguro natin mga isang minuto. So, yan guys, after 1 minute, ilalagay na po natin itong fat natin. Tapos, i-mix po natin hanggang ma-develop po yung dough natin, guys. Yan, guys. Tapos na po natin i-mix yung dough po natin. I-rest po muna natin mga about 30 minutes para po maganda yung hatak ng dough. Anyway, guys, i-fail test muna natin para makita nyo kung paano mag-check kung tama na yung mixing natin. Ganito po palagi, kahit ano klaseng dough. Sa mga commercial bread, ganito lang po. If you feel, test nyo lang po kung nasa tamang mixing na po kayo. Ganyan po kanipis. Pag makakuha kayo ng ganyan kanipis na hindi na po rough yung dating, okay na po yan. Doon pala sa, ano, na palaging humihingi ng mga special na recipe, antay-antay lang po tayo guys kasi darating po tayo doon. Tatapusin ko lang po ito, yung 3 basic common dough na makikita po natin dun sa bake shop.
Tapos gagawa tayo ng mga varieties ng mga sweets like binangkal, yung mga commercial po na makikita natin doon sa bakery. Sisikapin ko po nung matulungan yung iba na gusto gumawa manual kasi wala daw silang ano, wala pa silang oven, wala pa silang tawag nito, yung mga machine. Sisikapin ko po gagawa o isingit dun sa mga gawain ko daily. Rating ko po dito sa pinagtatrabahoan ko po. Anyway, maraming salamat po dun sa palaging sumusubaybay po sa mga videos po natin. Malaking tulong po ito, guys. Kasi madadala nyo po ito in the future o habang buhay pag natutunan nyo po ito. So, sana po ibibigay po natin o i-share po natin itong video na to, guys. Thank you po. So guys, after 30 minutes, ganyan na po yung dough natin. So, ipoportion na po natin, guys. So, tapos na po natin i-portion, guys. Gagawin nga pala natin dito is graciosa. Graciosa, ensaimada, tsaka cheese bread. Yan po ay iilan lang po sa posibleng pwedeng magawa sa dough na to. Marami po pwedeng gawin sa dough na to. Doon po sa nakikita nyo sa mga bake shop na may topping, na walang filling, pwede po ito. Kasi matamis na po yung bread, tapos lalagyan ng topping. Lalong sasarap po. So, papakita ko po sa inyo kung paano gawin yung mga tinapay na to. Una pa lang tayong gawin is yung tinatawag ng graciosa. So, bibilog-bilog lang po. Bibilogin lang po natin ganyan. Apat siguro. Ganyan po. Pupunuin po natin yan. So, ito na po guys. Puno na po sila. Pagkaalsa po niyan, magkakadikit po yan sila lahat. So, sunod po natin gawin yung tinatawag na ensaimada. So, maglalagay lang po tayo ng kunting butter sa misa para hindi po didikit yung dough. Tapos, split po natin yung dough. Ganyan lang po. Kukuha tayo ng butter. Yan. Ganyan lang po. Pagka ganyan na po kalapat, ninipis nyo lang bandang dito. Dito kayo magwala. Tapos, spread o split. Split po natin yung dough para lalapat po siya. Ninipis. Lalagay tayo ng ube filling. Ito pala ang filling ko guys, yung ube pandan strawberry, homemade ko po ito. Siguro sa susunod na araw, kung pagpalain tayo ng puong may kapal, gagawa ako nito tapos ibibenta ko po sa market. Sinsya na guys, hindi ko muna ito ibibigay sa inyo. Gagawa siguro ako ng ibang formula na pwede nyo gamitin sa bake shop kasi mataas yung konti cost ito. Ganyan lang ako guys, tapos iikutin lang po natin, ganyan po. Yan. Tapos, dire-diretso lang po. Yan. Ganyan lang po. So, po. Kuha ulit tayo. So, ulit tayo. Isa. Eight. Nipis dito. Tapos, yung makapal, yun po ang hahatapin natin. Yan. Feeling sa taas. Yan. So, ganyan na po kadali guys. So guys, nagagawa na po tayo ng mga iilang piraso ng may palaman na dough for ensaimada. So, ipapakita ko ngayon sa inyo kung itsura ng ensaimada, kung paano gawin. Umpisahan natin dun sa nauna. Kasi kailangan dito ay nakarest na yung dough. Kasi hahatakin natin sila pataas. Pag hindi pa siya nakarest, madaling maputol po yung dough. Unahin po natin dito sa taas. Yan, hahabain niyo po natin konti. Tapos pinakadulo po yung hawakan niyo. Yan, ikot lang po ng ganyan. Ganyan lang po, huwag niyo pong i-pressure yung dough. Yan, huwag po hatakin ng dough, basta ikot lang. Ganyan, ganyan lang po itsura. Tapos itong pinakadulo, itatago niyo lang dito. Yan, tapos, yan, gawa ulit tayo. Same lang din.
end to end, ikot, ganyan, ganyan yung itsura ng kamay para makapag plaster po tayo ng ano, ganyan, ganyan po. Yung iba naman, pinipressure nila yung dough, kaya nagsistrength yung dough. Kaya pagdating dito, parang snail yung kalabasan. Kaya wag po hatakin masyado yung dough. Hayaan lang po natin yung taas ng dough, kung ang yung sukat, yun lang po yung iikutin natin. Wala pong pressure, tingnan nyo po. Pwede natin lalagyan ng konting butas. Yan. Kung nakita nyo po, may butas sa gitna. Basta wag nyo po i-pressure yung dough na ikutin. Kasi pag lalagyan yung pressure, lalabas parang snail. Snail yung lalabas. So, ganyan lang po. So, yung iba naman guys, gagawin natin cheese bread. Yung makikita yun rin sa bake shop na cheese bread. Yung cheese bread naman, pwede natin gamitin soft dough. Saka sweet dough. Nasa sa inyo na po yun. Kung ano yung preference na gusto nyo na lasa ng tinapay na may cheese. So, wala pong problema. Kasi minsan, yung ibang bake shop gumagawa ng mga ensaymada dough o sweet dough, mas malambot pa po dito. Kaya hindi nila makukuha yung perfect na design sa cheese bread. Pero kung ganito lang po kalambot ng mixture, pwede pa natin gawin. So, papakita ko lang po dito. Sinadya ko po na ganito lang kalambot guys para makagawa po tayo ng variety. Papakita ko lang po kung paano gawin. Ganyan ang ho siya guys. Mula dito sa malaki, pataas, apababa. Yan. Hindi po natin lagyan ng pressure. Iikutin lang po natin ganyan. Ito papakita ko sa inyo guys. Hindi nyo lalagyan ng pressure o ididiin host to. Yan. Ganyan lang po. Ikot lang po. Tapos dito sa bandang dulo, dito kayo maglalagay ng pressure o pipindutin nyo talaga manipis. Yan po yung maglalock. Yan. Ganyan lang po guys. Ang isa. Yan. Paano ko ginawa yung ano, yung unang itsura niya? Ganyan lang ho guys, panipis, tapos ganyan. Tapos, ikutin din pataas, ganyan. Same lang sa ginagawa ko dito. Ano siya? Yan. So, kukuha tayo ulit dalawa. Ginagawa tayo isa. Basta huwag niya po lagyan ng pressure para hindi po siya hahaba. Yan. So, ayan guys, nagawa na po natin yung cheese bread natin. Ensaymada. Saka graciosa. Yung cross buns, pwede din to. Same lang po yung pagkagawa. Tapos, lalagyan natin ng mayonnaise. Kung iba-iba lang po yung kinocross dyan. Tapos, dun pala sa, ano guys, dun sa mga page, Facebook page na mga grupo na gumagawa ng mga tinapay, naka-block ako ron. Kasi po, kinokorek ko minsan yung binibenta nila po yung recipe nila. Ayoko namang sabihin na nakakainggit pero minsan nakakainis. Kasi libre naman po nakukuha namin ito. Libre po ito tinuturo. Tanong ko kung bakit nila ibibenta. Anyway guys, siguro soon, kung pagpalain tayo ng pong may kapal, magkakapira tayo, gagawa tayo ng Facebook page. Kasi po, sa page po is may bayad. Sa ngayon, walang-wala talaga ako guys. Kaya, humihingi po ako ng tulong sa inyo pala. Kung pwede, yung mga videos natin, kayo na po bahala mag-post dun sa mga group o Facebook group o Facebook page na gumagawa ng mga tinapay, yung mga page na maraming member. Kasi po nakakatulong po talaga ito guys. Isikapin ko po makatulong sa negosyo ninyo o doon po sa nag-uumpisa. Huwag po kayong mahiya na mag-message sa akin. Kung hindi naman po ako makapag-reply, huwag po kayong ring mahiya na bigyan ako ng load. Kasi minsan wala akong load. Anyway guys, good luck sa susunod po natin na gagawin. Stay tuned lang po tayo. Ito na po yung cheese bread natin. Napakalambot po.
Maganda po yung texture. Ito naman yung ensaymada natin, guys. Napahiran ko na po ng margarine. Isasasaw lang po natin sa sugar. Yan, ganyan na po siya. So guys, abangan nyo po sa susunod nating video. Dahil nakompleto na po natin yung tatlong basic dough, gagawa siguro ako ng costing sa susunod. O kaya ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng sarili nyong recipe. O pag-a-adjust nung recipe. Papakita ko yung basic, guys. Thank you, guys. Good luck. So guys, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gumawa nung glaze ng graciosa. Yan po ay 100 grams na powdered sugar. Fresh milk. Hahaluin na po natin, guys. So, ganyan lang ang consistency niya, guys. So, hindi ko na po sinusukat yung fresh milk. Basta ganyan po ang consistency niya. Hindi po masyado watery. Tapos maglalagay tayo ng margarine. Maglalagay po tayo ng kunting margarine, guys. I-mix lang po natin. So guys, ganyan lang po siya. Ganyan lang po consistency niya. Hindi po siya masyado, hindi po siya runny, kumbaga. Para po siyang buttercream na ganyan. Tapos ibabrush natin sa tinapay. Ito po pala kanina yung graciosa natin, guys. Ibabrush lang po natin sa top. Ganyan ang itsura niya, guys. Tapos maglalagay tayo ng cheese. So ayan, guys, may cheese na po siya sa top. Magdadusting na po tayo ng powdered sugar. Dadust lang po natin. So optional po to, guys. Pwede na rin to wala na. Sa akin parang chorba 8-8 lang po ito. Para hindi dry tingnan yung tinapay natin.